Yo, no? Okay, ngayon alamin na natin yung presyo niya. Kung magkano. Okay, so wait lang po. Ito na po. Okay, mga kaibigan, welcome back po muli ang ating topic for today na itungkol dito sa 5 piso. 5 piso ng ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Yan po. Yan. 5 piso. Ito po ay 1975. Yeah, 1975. Ito po ay sinirculate ng taong 1975 to 1982. Ito po yung harap niya. Then ito po yung likod niya. Yan. So, 5 piso. Ito po ay isang nickel. Then, ang bigat po nito ay 22 grams. Ang diameter niya ay 36.5. So, medyo malaki po. Medyo malaki po ito. Ayan, kita niya naman. And then, na-demonetize na po ito. Siyempre, ito po yung luma na. Kaya, siyempre, sa mga nagko-collecta, medyo nag-increase po ang price nito noong time na kinukolekta nila. Ayan. Okay, kita nyo naman ang ganda. Oh. Sa harapan niya, ay makikita natin itong nakasulat. Ang bagong lipunan. Ayan. May malaking lettering ang bagong lipunan. Then dito sa gilid ito ay September 21. Ayan. Ito po September 21, 1972. Then nakalagay Pangulong Ferdinand E. Marcos 1975. Ayan. Then, dito naman, sa likod, makikita natin Republika ng Pilipinas. Then, 5 piso. Ayan. Tapos, ito po yung, ano, ng dating logo. Ayan. Philippine Coat of Arms. Ayan. Then, kita nyo naman, isa siyang ano, nickel. Ang ganda po. Ito yung harap niya. So, yung September 21 na date, ayan, kung makikita nyo rito, ayan. Oops, so, 22, 21, ayan, ayan. Ayan, September 21. Yan po yung, date ng ano, rise to power date ng ating dating Pangulo na si Ferdinand E. Marcos. Yan. Yan daw. Oops. O, yan. Okay. Ganda. Then, mamaya, alamin po natin ang presyo po nito ngayon. Kung magkano na po ito sa online market. Para may idea din po kayo kung magkaroon na po ito sa online market. Okay. Tabayan na niya po yun. Okay. Isa lang po siyang simpleng tawag dito. Nickel. Pero ang laki po niyan.
Ang laki po nito eh. Wala lang po akong hawak na yung current na 5 piso natin. Yung current na 5 piso natin siguro 3 ports lang nito. Ito ang laki. Ang laki ito. Okay. Ngayon naalamin naman natin ito. Kung magkano ang presyo sa market. Okay, so wait lang po mga kaibigan. Alamin natin kung magkano ang presyo nito sa market. Ayan. Ayan daw. Ang gilid niya, wala namang special na marking. Okay. Ayan. Ayan daw. Ganyo naman. So may nakuha po tayo nito ngayon. Ayan, okay. Iyo, no? Okay, ngayon alamin na natin yung presyo niya. Kung magkano. Okay, so wait lang po. Ito na po. Okay. Ayan. Ito po yung presyo niya ngayon, mga kaibigan. So meron pong 245. Ayan. So ayan, meron ding 608. 315. And then 2,000. Ah, ito po yung ano, 50 pesos to. Meron palang 50 pesos nito mga kaibigan. Ayan, 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 ito 202. Ito naman, 1,000. Ah, uncirculated po po ito. Ang ganda po po eh. Ito mahal oh. 25 piso naman yan. Ayan, ito. So, 507. 507 din. And then, ano pa ba? Ito. Ito. 75 piso pala yan. Piso, piso. Ito. 403. Yan. 500. Siguro nag-a-average siya ng mga ano 300 ang isa nito. Pero nga lang, may shipping fee pa po ito mukod dun sa original price niya. Okay, so yan po yung price niyan. Please, meron kayong idea kung magkano ito. Yan ang ganda. Okay, mga kaibigan. So, maraming salamat po muli. Nandito na lang po. Thank you po sa inyong muling pagtambay sa aking munting channel. Sana ay may natutunan kayo ngayon dito sa ating topic. Upo sana kayo magsawa na bumisita sa aking channel, munting channel. At abangan nyo po yung mga susunod ko po mga coin collection. Okay, so sa ngayon, yun lang po muna mga kaibigan. Maraming salamat po muli. So taos puso ako nagpapasalamat sa inyong mga pagdalaw. Okay, hanggang sa muli, nating kwentuhan.